So, magandang araw mga kamaster. So, ang pag-uusapan natin ngayon is about standard color coding ng isang wiring installation or electrical wiring. So, mahalagang malaman natin mga electrical practitioner at ng mga kababayan natin para makaiwas tayo sa sakuna, which is yung mga electrical shock or faulty wiring. So yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Unang katanungan, why color code require in electrical wiring? So electrical wiring code are required to easy understanding and clarity of wiring to prevent shock and fire hazards to humans and asset. Ang ibig sabihin nito mga kamaster na nire-require or kinakailangan ng color code ng isang wiring upang madaling maunawaan ng mga electrical practitioner at ng mga kababayan natin at malinawan ng isipan natin upang maiwasan ang sakuna o ang pagkakabigo like electrical shock at ng fire hazard, which is yung sunog, lalong-lalo na sa ating tahanan, yung ating pagmamayari ng isang bagay. So next, electrical wiring color code. They are produced by national or international standard organizations such as IEC, International Electrotechnical Commission, at ng NEC, which is yung National Electric Code, based on regular ongoing practices of electrical wiring within a particular region. So ang ibig sabihin nito, kaya pala importanteng malaman natin mga kamaster, importanteng alam natin ang color code ng isang wire dahil ito ay binubuo ng mga malalaking organisasyon. At dito sa Pilipinas, ito yung FEC or Philippine Electrical Code. So sila ang nagbuo para maisakatuparan ang color coding ng wiring saan man sa bansa o saan man sa ating bansang Pilipinas, even in sa ibang bansa. Pinagkaisa nila para sa seguridad ng bawat isa at maiwasan ang mga electrical shock or fire hazard. So para maunawa natin kung anong ginagamit, so ito yun. Dito sa chart na to, ibinabahagi ang color coding ng 3-phase, neutral, earth grounding, at ng single phase line connection. Ito ay pang commercial building at meron namang residential wiring installation. Sa line 1 ay from 120 to 208 volt at saka yung 240 volt, ang color code ng line 1 is color black. Then ang sa line 2 naman ay color red at ang line 3 naman ay color blue. For sa color coding naman ng 277 volt up to 480 volt, ang ginagamit na wire ay color brown ang line 1, color orange ang line 2, at color yellow ang line 3. So sa neutral naman, ang ginagamit na color code or color code na wire ay white sa 240 volt at color gray ang sa 480 volt. Next is yung earth grounding. Actually, tatlo ang gagamitin na earth grounding natin. Ito ay flame green, bare conductor, walang balat, at yung green na may ribete na yellow. So, yun ang standard na gagamitin. Then, ang last, dito tayo sa single piece. Ang hot wire ay color black. O kung walang black, ang second option naman ay color red. So, yun ang ginagamit sa commercial
building wiring insulation. About sa residence naman, ganun pa rin. Kung merong 3-piece sa inyong residence, same, black, red, at saka blue. Then ang neutral niya ay white, at ang gagamitin na grounding wire ay green at or green na may repeating yellow. So yun ang standard color coding ng residential building wiring. So bakit mahalaga na malaman natin ito, mga kamaster? Para maiwasan natin ang electrical faulty wiring kung tayo ay nagwa-wiring ng isang bahay. Indigenous man o residence building wiring. So alam natin. At ang panghuli, mga kamaster, ano ba ang tinatawag na ungrounded wiring at anong kaibahan sa grounded wiring at grounding wiring? So ito yun, mga kamaster. Pag sinabi natin ungrounded wiring, ito yung tatlong hot line wiring or yung live wiring, which is yung itim, pula, at saka blue. Pag sinabi naman natin na grounded wiring, walang ibang tinutukoy dyan kundi ang neutral. At ang panghuli, ang grounding wiring ay tinutukoy naman sa green or green na may repeating yellow. So yun ang tandaan natin, mga kamaster, especially sa mga new practitioner ng mga electrical. Salamat, at hanggang dito na lang ang videong to. I hope na meron kayong natutunan, mga kamaster. Abangan nyo sa susunod kong video. Ay tatalakay naman natin kung ano ang ginagamit na terminal or code from Pilipinas at sa ibang bansa, tulad ng US at ng schematic diagram at block diagram, kung paano natin intindihin at basahin. Yun lang, mga kamaster, at good day sa lahat. Maraming salamat.